The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so also I love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I love you." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pag Oktubre po, tayo ay pre-pandemic, iniisip lagi natin na kasiyahan, makikita natin ang bawat isa sa atin, natutuwa na nagnonobenaryo sa Mahal na Birhen Lanabal de Manila, makikita natin lahat tayo masaya, nandito, punong-puno ng tao, noong pre-pandemic. Subalit, nakikita natin na parang usual ang mga tao, traffic sa kalsada, lahat gumagawa ng kanya-kanyang mga gawain sa bahay, sa trabaho, sa eskwelahan, normal. Wala nakakaakala na last year nagkaroon ng isang pandemic na hindi natin inaasahan. Kaya siguro, itong pandemic na ito, maraming nangyari na hindi rin natin inaasahan. Hindi natin inaasahan na ang misa magkakaroon pala ng isang virtual mass na parang kaunti ang nandito sa simbahan pero marami ang nasa internet, nasa wifi, nasa cellphone, nagmimisa. Hindi usual, no? Hindi normal. Makikita natin lahat na hindi pala makalabas ang mga tao sa kanya-kanya mga bahay. Lahat limited ang ating mga kilos. Bawal sa ganito, bawal sa ganon, bawal ang matatanda, kailangan ng bata nasa bahay. So parang lahat ng ating ginagawa nagiging limitado. Ang mga trabaho natin, nakala natin forever na tayong nandun sa kumpanyang yon, sa opisina, sa ating pinagtatrabahuhan, ay normal. Subalit last year, kasamang palad, yung iba nawala ng trabaho. O yung iba, bumaba ang ranggo, kumuwenta, naging kaunti ang kanilang naging sweldo. Ang kanilang kabuhayan na dati napakarami sa gana sa buhay ay bumaba ng kaunti. Ubos na ang pera din sa ospital. Kapag ikaw ay nagkasakit sa panahong ito, nauubos lagi ang pera. No? Ang hirap magkaroon, no? Naririnig natin sa mga taong nagka-COVID. No? Kasamang palad, yung mga pera na naipon natin ang naipon, nawalang bigla. No? Nawalang bigla. Dahil ang ating mga inaasahan na darating pang pera ay hindi dumating. At ang pinakamasakit, kapag ikaw ay sa mga panahong ito, mabibilang mo, no, sa pagdaan ng dito sa Quezon City, dito sa Quezon Avenue, maririnig mo lagi, puro ambulansya, may namatay na naman. Araw-araw, tinitignan ko ang DOH kung gano'ng karami na ang kaso ng nagkakasakit at kaso ng mga namamatay. Hindi natin lubos maisip na sa ganitong panahon, libo-libo ang nagkakasakit, libo-libo rin ang namamatay. And those who have, maybe those who are exposed or maybe have had experience to be a positive for the COVID, na-experience din natin ng ma-quarantine, ang ma-isolate. No? 10 days, 12 days, 14 days, 15 days, nasa loob ka lang ng
ng iyong tahanan, ng iyong kwarto, binibigyan ng pagkain, it seemingly everything is closed. You are isolated from the world that usually you are out, no? And part of us have been lost. A part of us have been missing. Why are we feeling this way? Ika nga. Because we need to communicate. We need to socialize and interact. Kasi gusto natin makikipag-usap sa tao. Ngayon makikita natin sino ba sa atin ang walang mask, walang face shield. Lahat tayo naka-social distancing. Man is created as a social being. Pero tayo, hindi tayo makapag-shake hands. Hindi tayo makapag-beso-beso. Hindi natin mayakap ng tuluyan ng ating magulang. Baka meron akong positive ako o natatakot tayo mahawa ang ibang tao. Everything seems to be distant. And without one, makikita natin, there is a great sense of loneliness. And we seemingly, we are all fighting for survival. Seemingly, we are all fighting to survive. And we are not alone in the struggle. We are not alone in this struggle. The gospel is telling us that we are not alone. We may not be able to understand the situation for this moment, but we trust the goodness of the Lord that things happen for a reason. The gospel is telling us that when Gabriel announced to Mary the good news, Mary did not immediately say yes. Hindi naman pag sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria na ikaw ay magiging nanay ng Diyos, ay hindi naman sinabi niya, sige, okay lang, go. Hindi. Nagtanong siya. At ganun din siguro sa atin. Nagtatanong tayo, Panginoon, bakit ngayon? Ano ang nangyayari ngayon sa sitwasyon natin? Bakit ako? Bakit magulang ko? Bakit ang kaibigan ko pa? Ano ang nangyayari sa atin? Ano ang nangyayari sa mundo? And seemingly, we are all in question. We are all in question on God. But Mary ultimately said yes to Angel Gabriel. And this response resonated all her life. She abandoned everything that she hoped for. She abandoned everything that she hoped to become. Because everything that everything in her life resonated in her yes to God. Everything that she thought possible to her, everything she offered to God. Her total yes is a submission of love, of completely enveloping herself with the grace of God. She dedicated her life at the service of the Word. Binigay niya ang kanyang buong-buong sarili sa Diyos. Siguro sa atin, ano, maalalaman natin ang binibigay nga ba natin ang sarili natin sa Diyos o may tinitira tayo. Alam mo, ngayon sa pandemic ngayon, everything, sabi ko nga kanina, everything is fighting for survival. Everyone is in survival mode. Makikita natin, yung iba nag-hoard ng pagkain, hoarding of face masks, hoarding of face shields, so that we ourselves be able to survive at this moment. Makikita natin ang totoong sarili pala natin sa mga krisis na ganito. Yung dati, akala natin napakabait, aba, nagsusungit. Nung iba, nagtatago ng pagkain para lang sa kanya, kailangan mabuhay ako, bahala ka na sa buhay mo. Everything has changed for us. That everything na parang sa'yo, nagmamahal ang taong to, loyal ang taong ito sa'yo, subalit ngayong pandemic, nakita mo ang totoong sarili. Nakita mo ang totoong sarili mo. Nakita mo ang totoong tao sa likod ng mga kaibigan natin. But Mary did not. Mary, in her yes, in her response of yes to God, actually, she knew that she completely offered herself to God because she carefully listens
to every word of God. And this response of Mary, of this affirmative response of Mary, there is also an assurance of the angel Gabriel to her that the fulfillment of the promise will be made to her. And I have told you this, sabi sa gospel, I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. Subalit, ang tanong natin, masaya nga ba talaga si Maria? You know, when we are talking about happiness, mahirap pag-usapan ngayon ng happiness during this pandemic, pero sasabihin natin, paano nga ba maging masaya? We are always talking of happiness when we have lots of money in the bank. Nag-uumapaw ang pera natin sa banko. Maraming kotse, maraming bahay, no? House and lot, complete family, vigorous health, good education, you have work abroad, you have a happy family. And these are really sources of happiness for us. Father, pag masaya ako, kapag kumpletong pamilya ko, malulusog kami, no? Maganda ang aking kinabukasan, maganda ang aking trabaho, hindi ako natanggal sa trabaho. And seemingly, this could be a source of happiness. But you know, happiness is different from joy. Ang kasiyahan ay iba sa kagalakan. Ang kasiyahan ay iba sa kagalakan. Happiness can be seen on the face. Joy can be seen in the heart. Makikita natin ang mga tao kapag masaya, nakangiti, tumatawa, nakikipag-socialize, pero deep inside, there is something happening to him or her. Dito natin makikita na mga depressed na mga tao, hindi natin makikita sa panlabas na anyo. Makikita lamang natin yon kapag sila ay nagsarana ng pinto at dun sila umiiyak. And joy is the joy of the heart. Ang kagalakan ang nakikita sa puso. Happiness is of the moment. Joy is of the soul. Happiness reacts at the moment. Joy transcends the present and looks at the brighter future. Dito natin makikita happiness. Masaya ka nga ba? Masaya ka nga ba sa ngayon? Maari. Subalit ang kagalakan pala ay hindi nakikita yung ngayon. Kung ano yung nakahain sa ating kapagkainan, kung sino yung nakakasalamuhan natin, kung ano ang posisyon natin sa ating trabaho, hindi doon ang kagalakan. Ang kagalakan ay hindi lang nakikita kung ano yung binibigay ng mundo sa atin. Ang kagalakan ay nakikita ang hinaharap na maganda. And happiness or joy embraces peace and contentment waiting to be discovered. And I think this joy, this peace and contentment is not, it can never to be found in just happiness. And this joy is the joy of our Blessed Mother. Alam mo nyo, sinasabi ng kasiyahan, no, kasiyahan, don't worry, be happy. Sinasabi nga lagi, ano, no, YOLO, you only live once. Sinasabi ng tao, basta magsaya ka dyan, minom ka na lang ng alak, no? Magsaya ka na lang dahil bata ka pa naman, no? You only live once. Don't worry, be happy. But joy is saying something else. Joy runs deep and overflows and says, don't worry, rejoice. Don't worry, rejoice. Huwag kang mag-alala at magalak ka. Dahil sinasabi ng Panginoon na hindi tayo kailanman niya iiwan sa ating pinagdaraanan. Happiness is just an outward expression. Joy is profound and inner feeling. Joy endures hardship and trials and connects with meaning and purpose. And I think this sums it up. Joy endures hardship and trials. Dahil kapag tayo ay nagagalak sa ating Panginoon, kahit anong hirap pa ng buhay, kaya nating malampasan.
dahil ang ating kagalakan ay hindi nanggagaling sa atin, hindi nanggagaling sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa kamag-anak natin at kaibigan. Ang kagalakan natin ay naguugat dahil mahal tayo ng Diyos. At si Maria, nakita niya itong bagay na ito. Hindi natin siguro, hindi natin makikita ang mahal na Birheng Maria sa kanyang mga imahen o sa kanyang mga pictures na nakangiti, no? Seemingly, Mary is not happy at all. But it does not mean that she is serious or sad. Mary is not only happy, but she is joyous in herself. Kaya nga kumanta ng Magnificat si Mama Mary, "Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking spirito sa aking tagapagligtas." Itong Magnificat na ito, ang kanyang kanta. At ito'y binibigay din sa atin. Ang kagalakan ay hindi nanggagaling sa kanya, kundi sa kanyang Panginoon na tagapagligtas. Si Maria ay bukas sa Espiritu, bukas sa kung anuman ang binibigay at inuutos sa kanya ng ating Panginoon. Her vocation is to be open to God's Word. Bukasyon. Of course, from the word vocare, to call. Sa Tagalog, bukas iyon. Bukas iyon. To be open. To be open to God's will for every one of us. Kapag tayo ay sinasabi natin nagiging malungkot tayo, ibig sabihin, hindi tayo nagiging bukas sa ating Panginoon. Nowadays, this year, we are celebrating 500 years of Christianity. Ang tanong lang natin dito, siyempre tayo ay nagagalak, no? Nagagalak na tayo ay naka 500 years na, no? Of Christianity, the foundation of Christianity in the Philippines, in the country. Pero dapat ang tanong natin, hindi lang kung ano, maging masaya tayo with all those festivities and rituals. Pero ang tanongin natin sa ating sarili, lumalalim ba o yumayabong ba ang ating pananampalataya? Lumalalim ba o yumayabong ba ang ating pananampalataya sa Diyos at kay Maria? You know what causes sadness and anxiety in this world? Is closed-mindedness, ang ating pagsasara ng ating kaisipan sa Diyos. We wanted to control our lives. We are the masters of the world. And I think this is what hell is all about. Hell is like a closed door from the inside. Ang impyerno ay ang isang saradong pinto sa loob. Hindi mo sinasaradong pinto sa loob, sinasarado mo sa labas. Subalit, ikaw ay nagiging malungkot dahil sinasarado mo ang pintuan sa loob. We close ourselves from the loving presence of our God. We only trust ourselves, our instincts, and we are afraid to trust people. Ang sanhi o pinanggagalingan ng kasiyahan ng ating mahal na Birhen ay ang kanyang pagtalima sa Diyos. Alam nyo, itong pandemic, last year pa ito, magdadalawang taon pa ito, subalit, this pandemic does not have the last word. God has, and His word. Kumapit tayo sa ating Diyos dahil Siya ang magbibigay ng rason para tayo ay mabuhay at patuloy na umaarangkada sa buhay. Kumapit tayo kay Maria, no? Magtanong tayo sa kanya at tuturuan din niya tayo upang tumalinga sa ating Diyos. Muli, maligayang pagdiriwang ng mahal na Birhen na nalalaban sa ating lahat.